Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Team at naway maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hi, good evening po. Yes, good evening po. Gusto ko lang tanungin kasi, anong tawag ito? Paano ba namatay si St. Joseph? Meron bang mga relic siyang naiwan? Or have we known the tomb of St. Joseph? Or katulad din ba ni Mama Mary o kaya ni Elijah or ni Enoch, he was assumed to heaven ba? Or what? Sa Catholic answers kasi natin, medyo, okay, maano natin yan, wala pa turo sa turo na simbahan kung ano ba yung nangyari at nasaan. But we can go back to you, kapatid. Siguro mga later, ano yung natin pinaka-proper. Kasi minsan maraming mga ano na kwento sa ibang mga Catholic answers at dapat sa ibang Catholic website. Pero mas ang ginagawa ko para mas accurate tayo dun sa pareho ang sinasabi, kasi mahirap magsabi ng hindi siya ano, kapatid. Pero dito may ibang sinasabi kung ano nangyari kay St. Joseph. But hindi ako masyado nag-aano unless may isa pa akong maibibigay sa'yo na totoong detalye para mas accurate tayo, kapatid. Ah, okay. So wala talagang malinaw na history regarding St. Joseph, regarding how he died, ang Catholic Church. Parang ganun ba po? Yes, actually wala pa rin, no? Pero meron ba among the ito apocryphal collection din ulit? So, meron man, no? Meron sila sa Gospel of James daw. May mga Gospel of Nativity of the Mama Mary. So, maraming mga apocryphal books na hindi canonized na pwede nating ipagbasihan. But ito, ang dami niya sinasabi rito, no, according to the Gospel of Nativity. Marami siyang sinasabi rito, bro, but ang bibigay namin sa iyo dapat yung accurate na lang, bro, kapatid. Maya-maya lang may ibibigay ko sa iyo. Ah, okay, sige po. Sige po. Tapos may isa pa po akong tanong. Kasi meron akong kakilala na nagsasama na sila pero they are willing to be get married sa church, but anong tawag nito, yung guy kasi is my previous marriage, so pero hiwalay na sila, may kanya-kanya na silang pamilya. Pero sa naririnig ko nga dito sa Punto por Punto that hindi talaga po pwede kasi kasal sila sa simbahan sa una. Meron bang alternative ang church kasi talagang hindi na talaga sila magkakabalikan ng kanyang former wife, no? So meron bang alternative ang church dito sa mga ganitong sitwasyon? Eh, matagal na sila, bro, hiwalay ng dati niyang asawa or karelasyon? Yeah, that was 1992, I think 1991 pa eh. Okay po. Unahin na po muna natin yung kay St. Joseph, no? St. Joseph was died in a natural cause lang, no? With Jesus and Mary's
according to the church traditions. And then namatay siya July 20 AD 18 or AD 19 kasi mga ano lang yan, mga estimate lang yan kapatid, no? So yun yung mga ibang natin maano, yun ang mga iba nating information sa Catholic website natin, no? So isa pa, okay, yun lang po so far, no? Natural cause yung death niya. Namatay siya around 18 AD, no? AD 18 nung namatay siya. So, but for now, later on, ibibigay po natin iba pang mga information, kapatid. Okay. So, yung tanong nyo, no? Ang tanong nyo kung ano ba ang pwedeng gawin na simbahan dun sa mga nag-aasa, may mga kasama na, no? May mga kalipin na, pero may mga previous silang kasal. Which is hindi pa annulled, tama? Hindi pwedeng i-annulled. Annulled na siya. Annulled na actually yon. Na-annulled na siya. Pero parang hindi pa rin ba pwede sila magpakasal sa church? Okay. Ang paliwanag niyo po, mayroon po kayong kakilala na may previous marriage siya, tama? Yes, yeah. Unang kasal. And then ngayon, may kinakasama siya. Tama po ba? Apo. How many years na po silang nagsasama, kapatid? May anak na rin, may gano'n? Meron na. Senior high na eh. Wala pa silang ginawang ano, live-in pa lang? Yes, pero kinasal na sila sa government. Civil? Yeah, sa civil. And then parang kumuha na rin sila ng parang dispensation ba yon sa Pope, sa Vatican, parang ganun, meron silang ganun na certification. Yes, free dispensation yon para pwede na silang magpakasal sa iba. Pero ngayon, the question is yung previous, una pong tanong, yung may idea kayo, yung previous kasal niya is civil ba or church? Hindi, in the church. Oh. So, yung church na yon is annulled na po ba? Approved by the bishop na annulled na talaga? Void na? Null and void? Meron silang certificate coming from the Vatican. Daw. Sabi niya na annulled na. Yeah. Parang pa yung pre-dispensation. Dispensation, yes. So, kung yun, annulled na, nagpa-annulled na ba sila talaga totally noon po? Wala pagkakaan. Yung dati niya? Yes. Annulled na po. Kung talaga I don't know kung sa simbahan yun, pero ano ba yung nanggagaling dun sa Vatican na certificate na yan, na permado ni Pope? Permado ni Pope? Okay. Ewan po. Yeah. Pag-annulled po tayo, Vatican. Bishop lang. So I don't know exactly yung bakit kailangan ni Pope doon, no? Tandaan po natin, ganito po yan, no? Pag nagpakasal ko... I don't know kung si Pope ang signatory doon, basta coming from the Vatican. Sabi po niya, ganito pangyayari, no? Pagkakaalam lang po natin, but only the canon lawyers knows the real, ano? So may idea lang po tayo diyan is, church wedding, magdapat yan, bago tayo magkaroon ng ibang asawa sa iba, bago kayo magpagpakasal sa iba, kailangan may tinatawag na church annulment. Iba yung civil annulment po, no? Iba yung civil marriage. May annulment din doon. But iba yung church. Now, sa church wedding, pagka dumapo kayo ng annulment, dapat may canon lawyer and gaganapin yan sa church tribunal. Yung court na yon, iba yon sa korte ng gobyerno, yung Supreme Court, iba yon. Iba yung civil court, family court. Iba po yun. Church tribunal, ang pipirma po nung ano, maraming investigation yan bago ma-annulled. Maraming mga grounds. Pagka na-ano na po yan, kung ano man yung nakalista dun sa NSO mo na marriage ka, ang gagawin nun, in-annul and void na yon. Ibig sabihin, annulled na. But, ang usual yung alam natin dyan, of course, yung presider na bishop na nagpipirma, bakit napunta sa Vatican pa yan, there is must be a bishop only on the local, no, sa diocese na yun. Yung bishop na yun ang mag-aano ng annulment. Ngayon, if annulled na talaga,
wala na pong problema. They can marry in a different church against a different woman or different men. Kung talaga dumaan sila sa proseso na annulment sa mismo archdiocese nila, at if it was approved by the bishop, I don't think you did pope signatory unless sa baba siguro may bishop na tapos may pope pa sa baba siguro, no, I don't know, hindi pa tayo nakakita ng final ano ng annulment, no, but if he, no, the passed to the truth, tinatawag na due process of the church annulment, he can marry another? Yes, of course. Kasi annulled na po ng church, kapatid. Ah, okay. Sige. Sige, siguro. Sige, i-confirm ko lang kung ano yung mga documents nila. Yes. It should be church tribunal. I'm sure alam niya yon. Sinong canon lawyer ba nila? Canon na, hindi yung civil lawyer. So, kailangan may specify nila. Baka mahirap dyan, pwedeng lokohin ng mga lawyer-lawyer ang mga ganyan eh. So, pwedeng gumamit yung mga civil lawyer na tinatawag nilang divorce lawyer. Baka may mga hocus-focus ginawa. Ang dapat hahawak noon, canon lawyer ha, hindi yung divorce lawyer sa gobyerno. So, kasi yung sobre came from directly from the Vatican. Yun ang ay nakakaduda doon. Bakit Vatican talaga? Bakit napunta sa Vatican? Eh, archdiocese lang po yun sa local diocese. Okay. Bishop ang mag-aano no, sa church tribunal namin. Sa amin sa Pampanga, ang church tribunal namin sa San Fernando, Pampanga lang eh. So, doon lang malalaman mo na eh. Kapag i-annul ka, pipirma ng bishop. Your marriage is annulled, not void. Ibig sabihin, wala ng visa yon. So, pasok sa NSA, kukunin yung ano mo sa NSO, lalagyan ng tatak yun, null and void. But approved by the bishop. Pero bakit napunta sa Vatican? Eh, doon kayo kinasal ng church sa archdiocese nyo lang eh. So medyo tanong nyo po muna, sinong bishop ang nag-approve at nag-annulled sa kanila doon sa area po nila, doon sa church diocese, sa diocese nila, sa diocese place nila po, kapatid. Ah, okay. Sige. Sige po. Ano yan, bro? Hello. Opo, good evening po sa Poto uli. May, andyan po ba si Brother Windel? Mahina po yung signal ni Brother Windel ngayon, di po sa makakasagot. Ah, okay. So, kay ano na lang po, kay Brother Angel. Ang tanong ko po ay ano po ba ang gaano po ba ka epektibo itong pagka nagdarasal po ay nakataas ang kamay? Yung parang halimbawa yung nagpe-prayer ka sa isang may birthday ipinagdarasal mo pero nakataas po ang kamay na nakataob siya, epektibo po ba 'yan? Ayun, parang nagpe-pray over. Opo, yung parang pag nagpe-pray over, nakataas po ang kamay. Kasi may narinig pa ako noong nakaraan na kapag ka naggaganyan, nagpe-pray over, kailangan nasa state of grace ka. So yung mga kasama po dyan sa nagpe-pray over, hindi naman natin alam lahat kung talagang sila lahat ay nasa state of grace. Parang ganun po. Sige po, ipapaliwanag po yan. Sige po, ipapaliwanag po yan ni Brother Angel Santos. Brother Angel, tama po ba pag nagpe-pray over, dapat nakataas yung kamay? O bawal po yun? Okay, unang-una po yung kanina pala, no? Saan daw na naliving si St. Joseph, si brother kanina, sa Nazareth, no? According to church tradition. Pero dito, may nakalagay pang iba, kaya nga pa iba-iba. Sabi rito, church, yung si St. Joseph burial is unknown, pero sabi rito, mayroong claim na in the Valley of Josaphat, possibly saan yon, between Jerusalem and the Mount of Olives. No? So, to the Kidron Valley between Jerusalem and the Mount of Olives. So, the Valley of Josaphat daw, kung saan yung nagtanong kanina, saan nasan nga ba yung ano ni St. Joseph? Valley of Josaphat in between Jerusalem and Mount of Olives. No? Yun po yung sagot natin dun sa katanungan kanina. So, anyway, yun po yung inaano ngayon ng exorcist priest natin. No? But pinag-aralan ko mabuti sa Catholic Church, paano ba is it allowed na mag-pray over dun sa mga ano? Actually, wala akong talagang makita, although yan ginagawa ng mga church charismatic natin. Even may ginagawa ko yan before, no? But
when I study talaga, kailangan ang indeed ang nagpe-pray over kasi talaga yung pray over, no, laying hands, actually yung tawag ng church diyan is only for the ordained and yung mga priest, no. And talagang pinag-aralan ko mabuti kasi ang ginagawa ko, nire-research ko yan, hindi lang sa isang website, dalawa, tatlong website, titingnan ko yung opinion nila at mga theologians, canon lawyers, mga opinion. So, ang talagang dapat lang sa shoulder, okay? If you pray someone, yes, you can pray for the healing, ipagdasal mo siya, but not on their head. Pero ngayon, ginagawa pa rin ng charismatic yan, no? So, according to the church, kapatid, if you want to pray over, no, yung pagdasal mo yung kagalingan niya, lahat tayo pwede natin pagdasal ang isa't isa. Pray for me, pwede po yan. Pero yung pagpapatong sa ulo, wala talaga eh. Wala akong makitang basihan ng ating charismatic dyan, which is kami, no, dati. So, ang talagang ano lang po dyan, mas maganda, wag na, no, according to the church teachings. If you want to pray over to the person na healing, hawakan mo lang daw ang shoulder niya. Just put it on the shoulder, sabi ng simbahan. Hindi ang pato ng kamay sa ulo is for holy orders lang, ordination, and only for the priest, no? Yung sa binyag, sa kumpil. Usually ganyan lang, no? Wala talaga akong makita unless, no? Pero pinapayagan niya ng ibang bishop. But ayoko magsumobra doon. Ang nabasa ko talaga, church teachings, i-pray over ang natin ang mga kapwa natin, pwede mo siyang hawakan lang sa shoulder. Pero nga, example doon yung picture niya, nakahawak talaga sa shoulder lang yung mga laiko. Shoulder lang po, wag doon sa mismong ulo, kapatid, o yung nakapatong, o na, kahit nakataas, nakaano pa rin sa ulo yun eh. Hanggat maaari, wag na lang, kapatid. Ayoko na masumobra sa turo doon. Ayoko dagdagan. Yes po. Yung pwede pa po, isa pa po. Sige po, kapatid. Oh, go ahead po. Yung ano naman po, di ba po pagka, parang pagka, yung nag-aano siya ng halimbawa, birthday niya, yung kinakantahan ng Spirit of the Living God. Matapos yung bandang huli po, ay ang kinakanta doon ay yung nagsasyasyalalala. Ano po ba yun? Ayun, parang nagtatank po. Nagtatanks. Pwede pa rin po. Pwede rin po ba yun? Yun na nga po, no? Ako ayoko mag-comment dyan because of I'm charismatic. Ayoko yung sabihin demonyo yan o hindi unless it was talagang diagnosed by the exorcist priest, no? So ang exorcist priest na magsasabi kung ano. So yung mga ano, sa biblically, ayaw rin ni Apostle Pablo yung ano, yung speaking of tongue kasi talaga, pagka talaga inano mo yung tawag na speaking of tongue, yun ay talaga nagsasalita sila na naintindihan, okay? Oh. That's exactly yung ano. Pero yung lalalala, tapos mag-ano lang ako, hindi, pag malalim lang ako nagdadasal, napapaganon ako, but it is not speaking of tongue. Kailan mo hindi ako nag-speaking of tongue, no? Pero, ngayon, sa pag-aaral natin dito, at ako rin, pag-search ko ng malalim pag-search dyan, wala talagang ano, no? Ang pag sinabi mo speaking of tongues, yung hindi naintindihan, even Apostle Pablo, noong paman may ganun na. Pero sabi ni Apostle Pablo, hindi ako nagkakamali sa aklat ng Corinto yon chapter 14, nandun yung tungkol sa speaking of tongue, ang sinasabi niya na mas maganda yung naintindihan na lang. Pero pag hindi, hindi naman sinabi sa demonyo agad-agad because sa demonyo, malalaman mo yan later eh. May mga iba na silang nakikita. No? So, as much possible ng simbahan, ina-avoid po yan yung speaking of tongue kasi pwedeng devil is deceiver po kasi ang kalaban, no? Pwede niyang gamitin ng speaking of tongue para lang masabing malakas ang espiritu natin, no? Pero sa church, hindi po inaallow talaga yung church in speaking of tongue, no? Ayaw naman natin sabihin bad spirit agad-agad. Hindi naman tayo madadaya, hindi naman tayo exorcist priest. As much as possible po, iwas tayo sa ganun. Praying is okay. Tapos yung mga magagandang charismatic songs, okay? Praise the Lord, okay? And the Bible study, okay po yan. Praying for Him, okay po yan. Pero pag nag-speaking of tongue na siya, ako ano, kala ko okay lang. Pero ako wala akong ganun talaga eh. Yung isa kong kasama,
maniwala po kayo, pag nag-speaking of tongue yun, may isa akong kasama talaga nun, nakataas yung dalawa niyang kamay. Pag nagka-Holy Spirit na, maniwala kayo, talagang tumatalon-talon siya, tatatatatatat, ang bilis, ang haba, tatalalalalala, ang haba, tapos tumatalon na, na ano yung church talaga. So, ano talaga, ay laking tao niya, lalaki, nakataas ang kamay. Ako, hindi ko alam, bakit, siya lang ganun, sa dami, libu-libong tao, siya lang ang ganun. And, ang ayaw kong magsabi ng ano, kung ano yun, ayaw kong sinabi ng bad spirit yun, dahil di naman exorcist priest. But, ang church, hindi nire-recommend po yun, delikado po yun, kapatid. Mas maganda, wag na, mahirap na eh. At Lumen Gentium 14, hindi tayo pwedeng, 22 ba yun o 14, hindi tayo pwedeng humingi ng extraordinary gift from the Holy Spirit, katulad ng mga ganyan, na lalalala, tapos hindi naman maintindihan. Totoo po yun. Yes, since the danger is, walang nakakaalam eh. Ako, yung sabihin demonyo yun, even the bishop, even yung mga exorcist, hindi na naman sinasabi sa demonyo yun. Malalaman na demonyo siya, later on, itong mga, may mga sa charismatic na nag-speaking of tongue, later on, bigla na lang silang nabubuwal. Bigla na lang silang kung ano na sinasabi at yun nga, nakakakita sila ng kung ano-ano ng vision at kung ano-ano na, na sinasapian na. So, doon nagkakaproblema. Kaya inaavoid ng mga exorcist priest natin yan. Kumbaga, pwedeng sakyan ng ano. So, we're not against the charismatic kasi ang charismatic renewal approved by the Vatican yan, yung charismatic. Pero ina-avoid nga ng church natin yung mga ganong extraordinary gift na papasukan na sila ng Mama Mary. That's dangerous. Doon nagkakaproblema. So, we suggest na try to avoid na that. Just pray hard, no? Just pray. Pray sa shoulder lang, that's it. And then, mag-praise the Lord tayo, mag-Bible study tayo, that's it. But over that one, mahirap na po, baka sakyan tayo ng masamang espiritu, kapatid. Yung nagpre-praising song po na nakataas ang kamay, okay lang po yan, praising song, nakataas. Of course, yung mga kahit sa aklat ng awit, sina David, nagsasayaw pa yan eh. No? Prophet David, nagsasayaw sila talaga. That's normal, even Pope Francis, sabi niya, sa mga charismatic. Lagi siya, kasi charismatic Pope, si Pope Francis. Sinasabi niya, ang ginagawa ng charismatic, biblical naman yun, nagsasayaw ka, raising your hands, wala pong problema doon. Yung speaking of tongue lang talaga, ang medyo may danger, dahil nga sa mga exorcist priests, nalalaman nila, nasasakyan ng bad spirit yun. So, kakalaan mo ngayon, dahil charismatic ka, ay, may gift of ganito ako, ay, nakakakita na ako ng ano-anong vision. Ngayon, maya-maya, sasapian na siya. Maya-maya, manggagamot na siya. So those are the, ano na, hindi ano yung simbahan sa charismatic, hindi, kaya nga si Father Darwin, sa mga ano niya, nag-invite siya ng taga-charismatic din eh. Hindi po bawal yon, Bible study, praising and worship, wala problema, praying for people. Ang avoid lang talaga yung, hindi turo ng church yung ipatong kamay sa ulo, no? Although nagawa ko yan dati, but, hindi daw talaga yon unless sa ano sa authority, kung authorized ka sa pamilya mo, pwede mo gawin yon, deliverance ka sa pamilya mo lang, yun lang talaga turo ng simbahan. Ayoko magdagdag, kapatid. Salamat po. Sige po, maraming salamat po sa punto por punto. Salamat. Salamat. Salamat po.